جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Lahat ng papuri ay para kay Allah lamang, nawayang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sahaba, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumunod sa kanya. Zakatul Fitr, obligadong zaka sa buwan ng Ramadan, sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Ito ay obligado. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir alal abdi wal hur wal dhakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda kabla khurujin nas ila salah. Allahu akbar. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa zakatul fitr, inobliga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr. Ha? Zaka sa pagtatapos ng Ramadan, saan min tamrin, sa mula sa datilyas o sa ng barley o trigo, saan, para saan, sa mga bata o matanda, malaya man o alipin, lalaki man o babae, mula sa mananampalataya, mula sa mga Muslimin, at ito ay pinag-uutos na ibigay sa mga mahirap bago sila itinayo, tatayo nila ang pagsasala ng Salatul Eid. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-saim. Inobliga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr na ito para saan? Pagdalisay ng pag-ayuno mula saan? Mula sa masasamang mga salita, mula sa masasamang mga gawain. Dahil hindi natin alam kung anong nagawa natin sa buwan ng Ramadan. At ito rin ay pagpapakain sa mga mahirap. Allahu Akbar. Kung lahat ang ganitong Muslim ay ginagawa nila, lahat sa pagtatapos ng Ramadan, lahat ay masaya. Allahu Akbar. So mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang zakatul fitr? Ito ay inobliga, ha, para sa lalaki o babae na ibibigay niya ito sa mahihirap. Ang pagkain natin ay bigas. Ha? Tatlong kilong bigas. No, tatlong kilong bigas, ibibigay mo sa mahirap bago sila itatayo nila ang pagsasala ng Salatul Eid. Ito ay maaari din, ipinahintulit din niya, ibibigay one day or two days before ang Salatul Eid. Two days or one day before Eid. So, ang pinakamainam na ibibigay natin sa mahirap ay tatlong kilong bigas. Sabi ng ating mga scholar, tatlong kilong bigas ay pinakamainam ibibigay natin sa mga mahihirap. Nang sa gayon, ito ay masaya sila sa araw ng pagtatapos ng Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.